Nakaburol na ngayon ang babaeng natagpo ang patay sa Binangonan, Rizal. Labis-labis ang pagdadalamhati ng kanyang pamilya na problemado kung paano iuuwi sa probinsya ang labi. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Emosyonal ang kapatid at pinsan ni Honey Claire Kahilig nang makapanayam ng News 5. Si Honey Claire ang babae na tagpo ang patay sa gilid ng Quarry Road sa Binangonan, Rizal nitong Martes. Ang kapatid niya si Rizal, mamimiss daw ang pag-aalaga ng kanyang ate. Siguro pagiging nanay na rin kasi nandun po yung mama ko sa probinsya. So bali siya po yung tumayong pamilya po nung nandito po ako. Ang pinsan naman niya si Jewel inaalala kung paano inaalaga ni Honey Claire ang kanyang mga anak. Pagdating kasi niya, maglalambing agad yun sa mga anak niya. Ngayon wala na. Kawawa talaga yung mga anak, ang babata. Sabay naman sa pagdadalamhati, pinoproblema nila ngayon kung paano maiuwi ang labi ni Honey Claire sa Negros Occidental. Masyadong malaki yung kailangang pera para maiuwi siya dun eh. At hindi naman kami papayag na dito ilibing kasi andun lahat ng pamilya. Tsaka andun yung parents. Yun nga lang masakit. Ang tagal niyang di nakauwi, tas uwi, wala ng buhay. Nakausap na nila ang kinakasama ni Honey Claire. Tila wala raw bakas ng pagsisisi ang sospek. Hindi ko alam kung totoong iyak yun eh. Kasi iiyak lang siya tuwing makikita niya kami, kung titingnan siya namin. Pero kung hindi naman eh, maayos yung mukha eh. Parang hindi naman siya guilty. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang kinakasama ng biktima. Siya mismo ang mami na napatay niya si Honey Claire. Idinitali pa ng sospek ang nangyari bago ang krimen. Nagkaroon sila ng pagtatalo pa rin na naugat niya na nasaktan niya, napalo niya ng soft drinks. At nung bumagsak yung babae, yung kanyang kinakasama ay sinakal niya. Nagsisisi man o hindi sa krimen, desidido ang pamilya Kahilig na kasuhan ng sospek. Maharap ang sospek sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.